panibagong kaso ng COVID-19 positive sa lungsod ng Ilagan ngayong araw lamang. Dahil dito umakyat na sa 56 o 56 ang mga kaso ng COVID-19 positive sa Lambak ng Cagayan. Sa pagpapahayag ni Lexter Guzman, Health Education and Promotion Officer ng DOH Center for Health Development sa Lambak ng Cagayan, ang mga taga-syudad ng Ilagan ay isang 22 anyos na lalaki na galing ng Quezon City, isang 19 anyos na lalaki mula sa Pasay, at isang 39 anyos na mula sa Taguig City, at sila ay nakarating lahat sa Ilagan noong Hunyo 18. Nakuhanan ng swab specimen samples ang mga pasyente noong Hunyo 20. Yes, sir. So, medyo nakakalungkot nga po kasi meron tayong 7 panibagong kasong positibo sa COVID-19 na naitala ngayon sa Cagayan Valley. Okay, na sir. Nagdadala. So far, ito na po yung pinaka-highest natin na confirmed. Ito pong additional na 7 cases natin, it brings a total of 56 cumulative. So, sa 7 na natukoy na panibagong kaso, 3 ay mula sa Aurora Isabela, 1 mula sa Solana, at 3 sa Ilagan City Isabela. So, sa mga kaso mula sa bayan ng Aurora, unahin po natin si CV50. Siya po ay isang 34 years old na lalaki, isang OFW, na nagtatrabaho sa Saudi Arabia, na nakauwi sa kanilang bayan noong ika-June 11. Napagkalaman po na ang pasyente ay nagkaroon ng pagkakasalabuha sa nagpositibong kaso sa kanyang pinagtatrabuhuan sa Saudi Arabia. Sa kasalukuyan naman, ang pasyente ay nakararanas ng ubo bilang kanyang tanging sintomas. And next, si CV51. Siya naman po ay isang 36 years old na lalaki na nagkaroon ng kasaysayan ng paglalakbay sa Angono, Rizal at sa Metro Manila at makauwi sa kanilang bayan noong ika-June 19. Ang pasyente po na ito ay nagkaroon ng lagnat at nakaranas ng pag-ubo na nagsimula nang siya ay makauwi. Ang pangatlo naman nating kaso sa bayan ng Aurora ay si CV52. Isa po siyang 45 years old male, isang OFW din, na nagtatrabaho sa bansang Barbados. Nakauwi po siya sa kanilang bayan itong ika-June 17. Napag-alaman po na ang pasyente ay nagkaroon rin ng pagkakasalamuha sa nagpositibong kaso sa kanyang pinagtatrabahuan bago nakauwi sa Pilipinas. Sa kasulukuyan po ay walang naipamalas sa sintomas ang ating pasyente. So ang tatlong ito na nagpositive sa bayan ng Aurora, sila po ay nakuhanan ng specimen sample upang masuri sa COVID-19 nitong June 19 lamang. At nasuri po sa aming laboratory. Sa kasulukuyan, sila pong lahat ay nasa pangangalaga ng lokal na pamana ng Aurora. Okay. Yung pang-fourth case naman natin ay si CV53. Isa po siyang 29 years old na lalaki mula sa bayan ng Solana, Cagayan. Isang magagawa sa isang power utility company sa Santiago City, Isabela. Ang pasyente ay nagpositibo matapos masuri ng isang pribadong molecular laboratory para sa COVID-19. Sa kasalukuyan po ay walang naipamalas na sintomas ang pasyente at siya ay nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ng Solana, Cagayan. Sa kaso naman na nanggaling sa lungsod ng Ilagan, yung ating 50, si CV54. Siya naman ay isang 22 years old male na nagkaroon ng kasaysayan ng paglalakbay sa Quezon City. Nakauwi siya sa kanilang lungsod nitong June 18. Naitala na ang pasyente ay nagsimulang magkaroon ng ubo at sipon sa araw na nakauwi ito sa City of Ilagan. Ang pang-anim naman natin na case ay si CV55. 19 years old na female na nagkaroon ng kasaysayan ng paglalakbay sa Pasay City. So, sa Metro Manila na naman. Mm-hmm. Ang pasyente ay nagkaroon ng ubo sa araw na nakauwi ito sa City of Ilagan. At ang ating pang
7 kaso. Si CV56, isa naman siyang 39 years old na lalaki na nagkaroon ng kasaysayan ng paglalakbay sa Taguig City. So, sa kasalukuyan, asymptomatic naman itong case na ito. So ang lahat ng kasong nagpositibo sa lungsod ng Ilagan ay nakarating sa lungsod noong June 18 at nakuhanan ng swab specimen sample upang masuri sa COVID-19 itong June 20 at nasuri sa laboratory ng aming opisina. So sa kasalukuyan, sila ay nasa pangalaga ng kanilang lokal na pamahalaan. Una nang naiulat kaninang tanghali na tatlo pa ang nadagdag sa bayan ng Aurora sa lalawigan ng Isabela. Isa naman ang naiulat sa bayan ng Solana sa Cagayan. Mula sa Lambak ng Cagayan, Bill Bisaya, nagpabalita.